May tanong po ako sa inyo. Ano ang imposibleng bagay na gusto mong gawin ng Diyos para sa iyo? If God will grant you one impossible thing in your life, what will you ask God? Hihingin mo ba sa Kanya manalo ka ng loto? Hihilingin mo ba sa Kanya gumaling ka na sa iyong sakit? Hihingin mo ba sa Diyos na magbago na yung iyong asawa? Hihilingin mo ba na makapasa ka na sa board exam? Ipagdarasal mo ba? Hihilingin mo ba na umasenso na, mag-boom ang iyong business? Kung bibigyan ka ng pagkakataon, ipagkakaloob ng Diyos sa iyo, isang imposibleng bagay, ano ang iyong hihilingin sa Kanya? Kasi alam niyo po kung anong mabuting balita. God wants to grant an impossible request to you. Ang mabuting balita, gustong ipagkaloob ng Diyos sa iyo ang isang imposibleng bagay. And why is that? Because He is the God of the impossible. At ang mabuting balita din, hindi man tayo kailangan humiling, hindi man natin kailangan banggitin ito sa Diyos. Dahil sa Kanyang awa at pagmamahal sa atin, ipagkakaloob niya anuman ang imposibleng bagay para sa atin. At ito po yung ating narinig sa Ebanghelyo. Nakita ni Jesus itong babae na umiiyak, nagluluksa dahil namatay ang kanyang kaisa-isahang anak na lalaki. At naawa daw si Jesus sa kanya. Anong ginawa ng ating Panginoon? Binuhay niya ang patay. Meron pa po bang imposible na pwedeng maging posible sa pagbubuhay ng patay? It is so impossible to bring the dead back to life. And yet, Jesus did it. Why? Because He was full of love, mercy, and compassion. Jesus did the impossible. Why? Because He is the God of the impossible. Tanungin mong sarili mo, sino ba yung Diyos na iyong pinaniniwalaan? Baka ang tingin mo sa Diyos, siya ang Diyos na mga posibleng bagay na. Para sa Diyos, ang tunay na Diyos, kahit na yung hindi mo maisip, hindi mo ma-imagine, magagawa niya. Yun yung tunay na Diyos. At tandaan mo ito, when you are faced with an impossible situation, go to the God who creates the impossible. Kung merong bagay na nahihirapan ka, pumunta ka sa Diyos na kung saan walang mahirap at walang imposible maibibigay niya. Ako din po, nakaranas ako ng mga imposibleng bagay sa aking buhay na minsan hindi ko man hiniling sa Diyos, binigay niya. Isang halimbawa na lang po dito, nung first time ko pong mag-parish priest, 2016, 3 years pa lang po akong pari, in-assign po ako sa isang parokya. Pagdating ko po dito sa parokya, mangiyak-ngiyak po ako. Bakit? Nakita ko po ang parokya sira-sira. Ang mga yero, butas, kailangan mapintura ng simbahan. Merong dalawang malalaking pundasyon at poste sa harap ng simbahan. Balak po nila i-extend, palakihin ang simbahan. Pero anong problema? Wala pong pera. Umiiyak po ako. Hindi po ako makatulog. Kasi paano ko matatapos magagawa ang mga bagay na ito? Walang pera. Sarili ko pong pera ginamit ko para maayos lang yung sound system. Pero habang ako po ay nag-aalala, alam niyo po, that first week in my new parish, nabigla po ako isang milagro. Merong isang tao lumapit, nagbigay po sa akin ng donasyon. Alam niyo po kung magkano? 100,000 po. Hindi ko man hiningi, binigay ng Panginoon. At nagkaroon po ako ng lakas ng loob dahil meron ng pondo magpagawa. At alam niyo po, sunod-sunod yung pagpapagawa sa simbahan. Hindi ko man po alam paano nagsosurvive. Hindi ko man po alam saan nanggagaling yung pera. Bigla na lang po dumarating yung pera. At alam niyo po, in 2 years time, lahat ng kailangan na magawa, natapos. Hindi lang po yung napinturahan, naayos yung yero, bubungan, pati po yung extension. Meron pang bonus. Napagawa po namin yung altar, yung retablo ng simbahan. Napakamahal po nun. And I was just amazed by God's grace. It was beyond my imagination. Higit po dun sa aking expectation. Hindi po ba yun? Isang karanasan, isang tanda, pagpapahiwatig ng Diyos
ng mga imposibleng bagay. Noong 2018 din po, nabigla ako. Bakit? Hindi ko man po pangarap, bigla po ako nakarating sa Jerusalem. Naghahanap po sila ng chaplain para sumunod, gumabay sa mga pilgrims. Napili po ako at nabalitaan ko po, hindi naman po ako yung first choice na pari. May lima na silang paring kinausap, hindi po sila lahat pwede. Ako po yung panghuli, pang-anim ng pari kinausap nila. At sabi ko, kung hindi ko pa igagrab ito, kailan pa ako makakarating dun sa lugar kung saan pinanganak ang ating Panginoon at kung saan siya pinako na matay, muling nabuhay. I never dreamed of going to Jerusalem, pero binigay ng Panginoon sa akin. At alam niyo po, bilang isang debotong Katoliko, di ba pangarap lahat po natin yan na makarating tayo dun sa lugar kung saan pinanganak na matay, muling nabuhay ang ating Panginoon. Sabi ko, napakapalad ko. Hindi ko man hiningi, binigay ito ng Panginoon. Kaya nga, yan yung mabuting balita. Kailangan nating tandaan, kailangan nating maunawaan araw-araw sa ating buhay na ang Diyos meron siyang binibigay sa iyo, hindi mo man ito hinihingi, sobra-sobra pa sa iyong hinahanap. Kaya huwag kang mag-alala. Kahit na meron kang problema, meron kang pinagdadaanan, meron kang suliranin, meron kang pagsubok, huwag kang mag-alala. Alam ng Diyos yan. At merong ginagawa ang Diyos, hindi mo lang nakikita. At pag dumating na sa iyo, mabibigla ka, mabubulaga ka, sobra-sobra, umaapaw. Hindi mo na ito lubos maisip. Kaya nga, anong magandang dasal? Pasalamat ka at magtiwala ka. Dahil ang Diyos na mga imposibleng bagay, may ibibigay siya sa iyo.